Apoong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa iyo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poong. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating poong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisang hatid ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magandang hapon po mga kapatid. Lubos ang ating pasasalamat na ngayong huling Biyernes ng buwan ng Enero, tayo'y nakabalik at naririto sa pambansang Dambana ng ating poong Jesus Nazareno. Alalahanin po natin ang lahat ng mga pangyayari, mga biyaya at kaganapang dumating sa ating buhay. Patuloy po nating gunitain ang mga taong pinangakuan nating ipagdadasal. Tukuyin po natin ang mga biyayang ating tinanggap at gayon din ang lahat ng mga intensyon, kahilingan at pasasalamat na nais nating ilaan at ialay sa Panginoon. Kasama ng lahat ng ito, atin ding ipagkatiwala sa Kanya, maging ang ating kasalanan upang mapasa atin ang Kanyang kapatawaran. Sabay-sabay, inaamin ko sa makapangyariang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya't sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Atin ngayong ipinagdiriwang ang paggunita kina San Timoteo at San Tito, mga disipulo ni San Pablo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo ang mga katangian ng apostol kina San Timoteo at San Tito. Pagbigyan mo ang kanilang pagdalangin na kami makapamuhay ng maayos at matapat sa iyong kalooban para kami marapatin mong makasapit sa iyong piling sa kalangitan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ang simula na ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo, na niloob ng Diyos na biging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtin natin kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na minamahal kong anak, sumaiyo nawa ang pagpapala, ang habag, at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglingkuran ka ng tapat tulad ng ginawa ng aking mga ninuno tuwing aalalahanin kita
sa aking mga panalangan araw-gabi. Sabik na sabik na akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan, lalo na kapag naaalala ko ang iyong pagluha. Hindi ko makakalimutan ang tapat mong pananampalataya tulad ng pananampalataya ng iyong Lola Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang iyon. Dahil dito, pinaaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpagpigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy, papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw, ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang Poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas. Panginoon ay purihin ng lahat sa daigdigan, purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukha'y magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, ang Panginoon ay humirang pa ng 72
Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Winika niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukputan, supot o panyapak. Huwag kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang tahanan, wikain ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi nila ito makakamit. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan, kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang mga upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng tahanan. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit roon at sabihin sa kanila, nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon pong muli sa ating lahat. Maraming salamat po at ngayong huling Biyernes ng Enero, tayo po ay nagpasyang pumarito at makiisa sa pagdiriwang ng banal na misa sa kapistahan ni na San Tito at San Timoteo, mga apostol ni San Pablo, at bilang pagpapanariwa ng ating debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno. Muli po natin siyang palakpakan sa pag-akay niya sa atin dito sa kanyang tahanan. Sa darating pong Lunes ay meron pong malaking kaganapan na gagawin dito sa Quiapo. Alam niyo naman o siguro, no? Ito po yung official declaration of Quiapo Church as a national shrine. Ang deklarasyon, opisyal na pagpapahayag na ang Quiapo Church, ang Basilica Minor ng Poong Jesus Nazareno, ay hindi lang Basilica Minor, kundi pambansang dambana ng Nipong Jesus Nazareno. Kaya't wag ho kayong mawawala sa Martes, sa Lunes. Lunes na po ito, alas 2 ng hapon. At ngayon po, Biyernes, huling Biyernes ng Enero, ating pong ipinagdiriwang ang kapistahan ni na San Tito at ni San Timoteo, Saints Timothy and Titus. Both are apostles, were apostles of, disciple of St. Paul the Apostle. Meron ho kasing mga distinction, no? Na huwag kakalimutan. At sila po ang tinuturing ng mga obispo rin ng simbahan dahil sila'y hinirang mismo mula sa mga kamay ni San Pablo upang mangasiwa sa mga pamayanang kanyang binuo at inakay sa pananampalataya sa Panginoon na natagpuan niyang mapagkakatiwalaan sina San Timoteo at San Tito, kung kaya't mismo pong sa banal na kasulatan, New Testament of the Bible, may mga sulat pong particular epistle si St. Paul na isinulat patungkol para kay San Timoteo at kay San Tito. So I hope huwag ho ninyong palalampasin ang maghapon na silipin at basahin ano ba ang mga pahayag ni San Pablo kay Timoteo at kay Tito na matatagpuan po natin sa New Testament ng ating banal na kasulatan. Now, meron akong isang natutunang Latin expression na sa tingin ko po ay saktong-sakto sa atin hong pagninilay ngayon.
I hope you will not feel offended. Latin term ho ito. Madali lang naman. Kaya ako nga ho na-memorize eh. Kasi kung mahirap, di ko ma-memorize. Anyway, it goes this way. Nemo dat quon non habet. Nemo dat quon non habet. Ayan na naman si Father. Hindi lang tayo nosebleed. English ngayon, Latin naman. Ay, sadyang ayaw ko hong hamaki ng ating karunungan. Kaya't ito'y tiyak kong matututunan ninyo. Nemo dat quon non habet. Kung medyo mahirap pong intindihin, i-memorize, let's do it in English. Mas madali lang po. You cannot give what you do not have. You cannot give what you do not have. Sa saling Pilipino, di daw natin maibibigay, literally, di natin maibibigay yaong wala sa atin. Mayroon tayo kung kaya't dapat itong ibahagi. So yun ho, ang kahulugan nun. Anumang nasa sa atin ay dapat ibahagi. You cannot give what you do not have. At ito ho ang ating maging framework and frame of mind sa pag-unawa sa kapistahan natin ngayon. Si San Pablo, isang apostol, dagdag sa 12 apostol, he's not one of the 12, but he's also an apostle. At siya na isa sa mga apostol para sa mga Hentil, ay hinirang din niya at pinagkatiwalaan si Timoteo at si Tito. Sige, may tatanyo, bakit ang dami-dami namang pangalan? Bakit mayroong mga pasahan? Hindi ba kaya ni San Pablo ang trabaho? Kailangan pa niyang intrega sa iba? Hindi po. Kayang-kaya ho ni San Pablo lahat. Parang Superman ho si San Pablo. Wala imposible. Ngunit, ang tinanggap ni San Pablo ay minarapat din niyang ibahagi sa iba. At yun ho ang dahilan kung bakit siya nahinirang tinawag ng Panginoon liban pa sa 12. Ngayong siya'y tinawag at ginawang apostol para sa mga Hentil, hindi niya sinarili. Bagkus kanyang ibinahagi ang tinanggap niyang ito sa paghirang kina Timoteo at Tito. At ito ho ang takbo ng simbahan. There is always what we call succession. Succession. Meron hong paglilipat, may paghahabilin, may pagbabahagi ng anumang tinanggap mula sa Diyos, di lang para sa atin, kundi or para sarilinin, kundi ito'y ibinabahagi. Ito ho ang nakapaloob sa lahat ng mga paglilingkod at ministeryo sa simbahan. Na ang tinanggap ni Pablo mula sa Panginoon, lahat ng kanyang naging karanasan sa Diyos, hindi niya inangking sa sarili lamang niya, bagkus ito ang nag-udyok sa kanya upang ibahagi din ito sa iba, kasama na si Timoteo at si Tito. Now, ano hong aral nito para sa atin? What's the lesson of all these reflections to us? Di natin maibibigay ang wala sa atin. Siyang nasa sa atin, ibahagi. Tulad ng ginawa ni Pablo, may tinanggap siya sa Diyos, sa ating pong Jesus Nazareno, hindi niya sinarili, ipinahagi niya kay Timoteo at kay Tito, at sa kanila niya ipinagkatiwala ang lahat ng ipinagkatiwala din sa kanya ng Diyos. Now, kung atin nung ipagpapatuloy this reality, this truth of succession, sana ho, tayong lahat din, meron hong pagkakakilanlan at pagkaunawa na ang lahat ng aking karanasan sa mahal na poong Jesus Nazareno ay hindi lamang para sa akin, kundi sana'y maging tulay upang ako'y mapalapit at makalapit sa iba, upang maibahagi ko ito at maishare ko sa kanila.
Kasi yun, nakalulungkot kung lahat ng tinanggap ko mula sa Panginoon, akin lang. Pero, pag ako'y balik sa bahay, balik sa trabaho, which is longer actually, 6 days ho tayo sa bahay, sa trabaho, ngunit isang araw lang, bilang lang ang oras natin sa harap ng Panginoon, ng Poong Nazareno. Marapat lamang na ang ating naging karanasan sa Kanya at lahat ng ating tinanggap, e sana'y maibahagi din naman natin sa iba. Nang sa gayon, higit na marami ang mabibiyayaan ng Poong Jesus Nazareno sa pamamagitan ng ating pagbabahagi sa kanila. Sa katunayan, hindi ho tayo mawawalan. Walang mawawala sa atin. Lalo pa nga tayong bibiyayaan ng Panginoon dahil sa atin niya nakikita ang pagpapatuloy ng pagsisimula ng simbahan. Na dahil sa ating pagsisikap, ibahagi sa ating salita, kilos at pamumuhay, akayin ng iba papalapit sa Poong Nazareno, hindi tayo mauubusan, hindi tayo mawawalan. Lalo pa niya tayong bibiyayaan, dadagdagan ng pagpapala upang marami pa tayong maakay papalapit sa Kanya. Ngunit, kung wala ho tayong pag-share, di ako mag-share, di ako magsasalita, di ako kikibo. This is something private. Akin lang to. Tanungin man nila ako, wala akong aaminin. Hindi ako magkikilos para tumulong. Wala akong gagawin. Basta ako lang at ang Poong Nazareno, tapos. Hindi ho tayo madadagdagan. Hindi tayo mabibiyayaan. Baka nga ho mangyari pa, yung biyayang nakalaan para sa atin, ibigay pa ng Poon sa iba dahil higit na nagiging epektibo ang iba sa pagbabahaginan at sa pag-aakay ng iba papalapit sa Kanya. Kaya ngayon hong kapistahan ni San Timoteo at San Tito, mga disipulo ni San Pablo, pagsikapan ho natin at magandang tanong, unang tanong, may naakay na ba ako papalapit sa Poon? May naakay na ba ako papalapit sa Poon? Dalawang tanong, sa lahat ng biyayang patuloy niyang ipinagkakatiwala sa akin, nabibiyayaan din ba ang iba? Nabibiyayaan din ba ang iba? Sa mga hinihingi ko sa Kanya, kasama ba ang iba na inihihingi ko rin sa Kanya? O wala akong pakialam, bahala sila sa buhay nila. Marami akong problema, di ko na sila po problemahin pa. Huwag naman. Kasi ho, ito ang ipinunta ng Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit siya nagkatawang tao. Dibaling siya na ang maghubad ng kanyang pagka-Diyos at maging tao tulad nating lahat upang kasama na si San Pablo, malapitan niya at maakay. At si San Pablo naman ay akayin at pagkatiwalaan si Timoteo at si Tito na kanyang pinagkatiwalaang akayin din ang iba. Now, ang tanong, hanggang sa kanila lang ba? Sana ho'y nagpapatuloy sa atin ngayon. Kaya ho, balik tayo sa tanong, huwag kakalimutan. Sabihin niyo, Father, ang dami namin na may memorize. Sakit na ng ulo ko pag alas 4, ang daming memory work. Hey, sayang naman ang utak natin kung hindi natin gagamitin, di ba? Oh, balik tayo sa dalawang tanong. Nalimutan ko na ho. Unang tanong, kasama ba ang iba sa pagluhog ko sa Kanya? O ako lang? Hindi ko pansin sila. Problema na nila yan. Kanya-kanya tayo dito. Hindi. O kasama ba sila? Ipinagdadasal ko rin ba ang iba? Sino
may naakay na ba ako papalapit sa Kanya? At sino ang nabibiyayaan sa pamimintuho ko at pagdedebosyon sa Kanya? Sana ho tulad ni San Pablo, ni Timoteo at ni Tito, lahat ng binigay at ipinagkakatiwala sa atin ng Diyos, hindi sa atin magtatapos. Kundi tayo ang magiging daluyan upang ang iba rin ay mabiyayaan. At tiyak, kung ito ang ating magiging karanasan at magiging karanasan nila sa atin, sila rin may multiplier effect. Sila rin hindi mag-aatubili na ang tinanggap nila mula sa atin na umuugat sa Diyos ay ibabahagi din nila sa iba upang higit na marami ang mabiyayaan at maging deboto ng Panginoon. Ito ho ang nakapaloob sa paglago ng simbahan. At kung nais natin na ang simbahan ay magpatuloy hanggang sa wakas ng panahon, ipagpatuloy ang karanasan ni San Pablo, ang karanasan ni Tito at ni Timoteo, at tayo nawa ang maging katuwang nila sa pagpapalaganap ng kabutihan ng Diyos na naranasan nila. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sa bawat kahilingan ng ating tugon, Mahal na po ang Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ulitin natin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia ng ating tinanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo at nagwisik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit at purpura at krus ay magpaalaala sa atin ng kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa atin isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasaan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisi ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, at nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Isama po natin sa ating mga pinagdadasal ang lahat ng mga arkitekto sa kanilang huling araw ng board exams ngayon, ang lahat ng mga criminology graduates na naghahanda sa kanilang board exams sa darating na Pebrero, ang tagumpay ng mga naghahanap trabaho, ang pangarap ng mga nagnanais makabalik sa pag-abroad at pagbabarko, ang kagalingan ng mga may sakit, ang lunas at solusyon sa lahat nating mga suliranin at pinagdadaanan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno,
kaawaan mo kami. Sa katahimikan, pagkatiwala natin sa Poon, lahat nating kahilingan. O Diyos, Amang makapangyarihan, lubos ang aming paniniwala na ang kabutihan mong ipinakita at ipinamalas sa amin noon sa pagdinig mo sa aming mga kahilingan ay di nagwawakas, bagkus nagpapatuloy mas kahit hanggang ngayon. Patuloy mo pong pakinggan ang aming mga pakiusap at kahilingan at kami rin nawa ang maging tagapaghatid ng biyaya mong inilaan para sa lahat ng umaasa at naghihintay. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, mga kapatid, upang itong ating mga nakayanan, kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat at mga taong pinagdarasal, ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana. Ngayong kami naghahain para kina San Timoteo at San Tito ay gumugunita sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong sina San Timoteo at Tito ay pinararangalan sa pamumuhay nilang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno
ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaang asan, pinagpala ang naparirito. Sa ngalan ng Panginoon, o sana, sa kaitaasan. Magsilungod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob ng maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad ng wak sabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang sabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Christ. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming Arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo at kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal, kasama na sina San Timoteo, San Pablo, at San Tito, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
Sama-sama natin ngayong awitin ang panalangin tinuro ng Poong Hesus sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahinulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama, pagkaloba ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. We cannot give what we do not have. Nemo dat quo non habet. Di natin maibibigay yung wala sa atin. May tinanggap tayo at dapat nating ibahagi ito. Ating pagsaluhan ang tinanggap nating kapayapaan. Peace be with you. Puteho ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maaawa ka sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa nag-aalis ng mga
kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, buong kababang loob na ibinibigay ang kanyang sarili para sa atin. Mapala tayong lahat na tutulad at magpapatuloy sa ating tinanggap. Panginoon, iyaw karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isusubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Buong Jesus Nazareno, patawad ko sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Buong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samukot dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Buong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kaming umaasa. Buong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan,
kabuhayan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samukot dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organization, HDN, at mga samahan ng ating simbahan sa darating na January 29, 2024, Lunes, sa ganap na ikadalawa ng hapon, para sa pagdiriwang ng banal na misa at maringal na pagpapahayag ng Menor Basilica ni Jesus Nazareno bilang Menor Basilica at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang punong tagapagdiwang sa araw na iyon ay ang kanyang kabunyian, Jose Fuerte Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Sa lahat po ng mga may lumang palaspas na may ginamit noong Linggo ng Palaspas, maaari nyo pong dalhin sa simbahan ng mga ito. Ito po ay susunugin sa darating ng February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at mapagmahal, kaming nagsipakinabang ay dumadalangin ang pinanaligan ng uliran naming sina San Timoteo at San Tito ay maipahayag namin at ang itinuro nila ay magawa naming ganapin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Huwag po nating kalimutan, sa Lunes na po, alas dos, ang ating pong selebrasyon ng Declaration of Quiapo Church Basilica Minor bilang Pambansang Dambana. Tayo pong lahat ay inaanyayahan. Gayun din, palapit na po ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Lourdes sa February 11. At ito po ay pandaigdigang araw ng mga may sakit. Kung nais po nating magnobenaryo o magsyam, simulan po natin sa February 2, Candelaria. Magsimba po tayo sa February 2, dala ang kandila upang basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
ating tanggapin ang pagbabasbas ng mahal na Poon. Mahal na Poong Jesus Nazareno, ipinahayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malim na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga pangalan at mga larawang kanilang taglay nilang di makasimba dala ng iba't ibang kadahilanan. At gayon din ang lahat nilang mga dasalan at imahin, ang lahat nawang ito ay iyong basbasan din. Ang lahat nawang ito ay magpaalala sa amin sa binyag kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo tayo. Ang ating tinanggap mula sa Poon, ibahagi sa lahat. Salamat sa Diyos. Sabay-sabay po nating awitin ang himno sa mahal na Poong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.